Hello po. Tuturuan ko naman kayo ngayon kung paano gumawa ng puto art. Kailangan po natin ng 2 kutsarang mantika, kalahating cup ng gatas, 1.5 cup ng tubig, 1 itlog. Mix po natin ang lahat ng mga basang sangkap. Kailangan din natin ng kalahating cup ng sugar, kalahating kutsarang baking powder, 2 cup ng harina. Salain po ang harina para wala po siyang buo-buo. Ilagay na po natin ang dry ingredients sa wet ingredients. Then, hahaluin lang ng iisang direction ang gagamitin. Maglagay ng butter sa isang lagay, lagay ng yellow food color and haluin. Yan ang magiging kulay po niya. Sa ibang lagayan, maglagay ng butter, tapos lagyan ng red and green food color to achieve the black food color. Dagdag lang po kayo ng konting red, tapos medyo madami yung green para yan, achieve nyo yung ganyang kulay. Yan, mag-start na po tayo mag-drawing. Yung ginagamit ko po na pang-drawing is na bibili online through Shopee or Lazada. Squeeze bottle po yan. Mini squeeze bottle. Yan po. May kasama na po siyang yung mga pin na ginagamit. Yung parang sa nagtatato po. Yan. Kailangan medyo light lang po yung kamay nyo. Huwag masyadong mabigat. Hindi siya pwedeng lumubog dun sa puto mixture mo kasi papangit yung pagka-drawing. Yan, drawingin po natin yung mata at bibig ng ating bubuyog kasi yun po ang order sa akin ngayon. Medyo pigil lang po tayo sa pag-squeeze ng ating bottle kasi pwede po siyang dumami, masisira po yung inyong effort sa pag-drawing. Don't forget to subscribe YouTube channel Miss Elides and hit the bell button. Sa pagpuputo art, kailangan medyo malawak ang imahinasyon nyo. Gaya po nyan, first time ko po gumawa ng bubuyog. Eh, medyo clueless po ako sa paggawa ng bubuyog kasi usually, unicorn at cocomelon lang ang nagagawa. Kaya po yan, siya po ay baby bubuyog. Wala pa po siyang pakpak. Lagyan naman po natin ng kulay yellow yung katawan ng bubuyog. Huwag po masyadong didikit sa puto mixture yung tip ng ating squeeze bottle ha. Kasi may chance po na masama yung kulay itim na ating na-drawing na doon sa ating tip ng squeeze bottle. Medyo ingat-ingat lang po tayo sa pagde-design kasi para hindi po masira yung ating naunang ginawa. Baka may nais po kayong ipagawa na puto art, i-comment down nyo lang po dito sa aking YouTube channel at titingnan po natin kung magagawa natin para maturuan ko po kayo.
lagyan po natin ng konting pabuntot design sa dulo para magmukha siyang baby bubuyo. Yan, tapos na po tayo sa pag-design. Sa pagluluto po nito, kailangan medium fire lang po within 7 minutes para hindi po pumutok ang ating puto at nang hindi masira ang ating design. Yan, ganyan po ang magiging kinalabasan niyan. Ito naman po ay yellow base ang puto, kaya black color lang ang gagamitin natin. Yan, guguhitan mo lang po siya ng design ng bubuyo. Yan, medyo angat-angat lang po sa ating pag-drawing, ha? Abangan nyo po ang next video ng ating puto art kasi Coco Melon design naman po tayo. Instead na bilao ang paglalagyan, nag-cut out na lang po ako sa lumang karton. Yan, iguhit nyo lang po, then gugupitin nyo, saka babalutan ng foil para medyo may dating po, para medyo customized siya. Much appreciated kasi ng customer pag kinustomize mo yung kanilang in order, gaya nito. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share YouTube channel, Miss Elides.